Good morning mga kasikreto. Welcome back po sa ating channel, Secret Garage Auto Service Channel. Salamat nga po pala sa mga nanonood at manonood pa ng aking mga vlog. So, ngayong umaga po, on the way tayo sa isang customer natin para i-rescue. Tinawagan ako dahil lumusot daw yung clutch niya. So, i-check natin ngayon. Tara, samahan niyo ako mga kasikreto. Ito nga pala yung unit natin mga kasikreto na lusot ang clutch. So check natin yung fluid. Nasa level naman. Check din natin yung second, yung primary clutch niya. Yan. Kung nairinig nyo dito, may sumisingaw na hangin. So palagay ko dito ang problema. Yan. Pero check din natin yung secondary clutch niya. Ito nga pala yung secondary clutch mga kasikreto. Wala naman siyang tagas. Chinek na natin kanina. Pero pag binomba, sige bomba. Ayan, kung makikita mo. Pirme. Yan. Pag nakapirme tayo sa clutch, kahit nakadin tayo sa clutch, bumabalik. Sumisingaw yung hangin. Kaya ngayon gagawin natin, babaklasin natin yung dalawa na yan para ma-check. Okay, so tara, baklasin natin mga kasikreto. Okay mga kasikreto, nabaklas na natin yung hose na nakakonekta dito. Yan, kung nakikita nyo sa video, tanggal na natin. Ang next natin tatanggalin ngayon, itong dalawang bolt na to. Yan, maluwag na yan. Tatanggalin nyo lang, kuha lang kayo ng dosing combi or socket. Ito ring nut na to. Yan, yung flare nut nila kung tawagin. 12 din, luluwagan, ikot nyo lang counterclockwise hanggang sa matanggal. Pag malambot na, pwede na naman siyang kamayin. So, ito pala mga kasikreto, pinalitan na ng repair kit at nakakailang palit na daw. So, sinadjust natin sa may-ari na palitan na natin ng buo. Kaya pumayag naman siya. So, pumunta tayo ngayon sa dealer para humanap ng ganitong pyesa. Okay mga kasikreto, ito naman yung secondary clutch natin. 12mm lang din na combi ang kailangan natin. So, luwagan natin yung pinaka-flaring nut niya, o flare nut. Ikot nyo lang siya counterclockwise. A few moments later. Mga kasikreto, ayan, hihilain nyo lang. Ang next naman natin natanggalin ngayon, etong dalawang dosid sa ilalim kung nakikita nyo. Yan yung pinaka tornilyo ng cylinder. Okay. Tanggal na. Kung nakikita nyo, Toyota ang tatak. Pagkakaalam ko, Toyota rin ang may gawa ng Hino. Galing ha? Ito yung push rod. Kung nakikita nyo, bagong palit din yung pinaka-repair kit niya. Hindi na yung original. Kaya ang gusto nung may-ari, palitan na natin ng assembly. So, tara. Palitan na natin. And mga sikreto, ito yung bago nating primary clutch na orig. Tapos, ito naman yung ating bagong secondary clutch. Puro mga original ang pinalit natin.
Yan, bago yan. Ayan, kung paano niyo po binaklas yung luma. Kung ano yung huli niyang tinanggal, ganun din naman ang pagbalik. Papasok niyo ngayon yung bago. Pagka nakapantay na ngayon, pasok nyo lang yung dalawang bolt na tinanggal kanina. Yan, ikot nyo lang count clockwise pag pahigpit. Huwag nyo muna masyadong hihigpitan. Tapos ipasok nyo ngayon itong pinaka fluid line nya. Yan. Ingat lang kayo kasi mabilis malost rin, so ang kailangan maluwag, maluwag yung iniikot. Yan. Okay, so maluwag lang natin na ipasok. Pwede nating higpitan. Pag nahigpitan na natin, ang next step naman natin, itong push rod. Kung nakikita nyo sa video, itong push rod na to, kakabit din natin dun sa pedal. Yan. Bali, ipapasok lang natin yung pinaka lock na to. Gaganon natin sa pedal para hindi matanggal. Okay, so kabit na natin. Ayan, nakabit na natin mga kasikreto yung push rod niya. Kung nakikita nyo ngayon sa video, pag nakabit na natin yung push rod, nakabit lang din natin yung pinaka-pin. Tara, sabay sila nung pedal. Kung napansin nyo itong push rod na nut adjuster, hindi pa natin sinisikpitan yan kasi i-adjust pa natin yung clutch mamaya, depende sa driver kung anong gusto niya, kung mataas ba o mababa yung clutch na adjustment niya. Okay, so higpitan na natin ngayon to. Mahigpit na yung mga, yung dalawang bolt mga kasikreto, mahigpit na pati itong flaring nut o yung nut sa fluid line nya. Hindi muna natin ikakabit tong hose na to. Yan. Yan. Late na natin ikakabit nya kasi ikakabit pa natin yung secondary sa ilalim. Ito yung bago nating secondary clutch mga kasikreto. Yan. So ikakabit natin sya dito. Yan. Itong push rod na to, ang tinutulak na itong pinaka fork ng transmission natin. Tutulak na yan papunta dito para mag-disengage yung transmission natin. Ito, kabit natin mga kasikreto. Siyempre, uunahin nyo muna itong pinaka fluid line nya kasi mahirap, baka malost rin. Pag medyo naikot nyo na kahit mga limang beses, yan. Pasok na yan. Next naman itong push rod, itutulak natin para pumasok dun sa port. So, okay na. Abit na natin ngayon yung mga bolt. Lapat na natin yung mga bolt. Ihigpitan na natin. Pag nakabit na natin mga kasikreto yung secondary clutch, pwede na natin ikabit itong
hose na to. Itong supply nila ng brake fluid galing sa fluid reserve. Yan. Pipisilin nyo lang tong clamp na to para hindi mahugot. Yan. Okay. So, tapos na. Ang next natin gagawin ay i-bleed na natin. Yan. Para sa pag-bleed nga pala ng clutch, kailangan may katulong kayo para may taga-bomba nitong clutch pedal. Isang magbubukas doon sa secondary, sa bleeder screw natin. Bago tayo mag-bleed, check natin yung brake fluid. Ayan. May itim na. Dito ang salina ng brake fluid niya. So, andito. Kung nakikita niya sa video, uubusin natin ngayon yan at papalitan natin ng bagong fluid. Hindi muna natin siya sasalinan hanggang sa kumonte para maging malinis ulit yung bagong fluid niya. So tara, bleed na natin. Kung nakikita niya mga kasikreto, nakakabit na yung ating secondary, yung primary at yung hose. So ang next step natin, i-bleed na lang natin yung pinaka clutch fluid line niya. Sa pag-bleed nga pala, ito ang bleeder screw niyan. Tatanggalin nyo lang itong takip na to. Ang proseso ng pag-bleed ay para maalis yung mga hangin sa linya. Kasi pag may hangin, hindi tama yung pressure niya. Lusot yung clutch niya. So, kumuha lang kayo ng 10mm na box wrench or combi. Luwagan nyo lang. Luwagan nyo lang hanggang sa may lumabas na fluid. Firme! Bomba! Firme! Bomba! Yan po ang proseso ng pag-bleed, mga kasikreto. Kung nakikita nyo, medyo malaki na yung play ng push rod natin. So medyo fluid na, solid na siya, konti na lang yung hangin. Yan. Pag nakapirmi naman, mga kasikreto, tsaka nyo lang bubuksan yung bleeder screw. Kung mapansin nyo, mabula pa. Tapos sasakadin nyo lang ulit. Okay, bomba! So nakikita nyo mga kasikreto, medyo malaki na yung play ng push rod natin. At medyo solid na din yung lumalabas sa bleeder screw natin. Hinihintay ko lang na luminaw yung fluid para magmukhang bago ulit. Para maging bago ulit yung mga brake fluid sa linya niya. Pirme! Ayan. So kung nakikita nyo mga kasikreto, nakapirme na siya ngayon. Hindi na bumabalik yung push rod niya, hindi na bumabalik na ganun. So hindi na lumulusot yung clutch. Okay, so i-bleed na lang natin ulit. Bomba! Pirme! Yan. Malakas na yung sirit. Bomba! Hermes! Okay mga kasikreto, nakikita nyo? Solid na, hindi na bumabalik o hindi na bumibitaw yung push rod nya. Hindi na bumabalik papunta dun. So ngayon,
plastic yung kakalimutan takpan. Pagkatapos din, bubusin nyo rin ng tubig, lalo na kung natalsikan yung mga gulong natin. Nakakaluto kasi ng gulong o ng goma yung brake fluid. Okay na. Okay, so mga kasikreto, i-road test natin ngayon yung ginawa natin yung Hino 300 na lusot ng clutch. So far, okay na. Tama na rin yung adjustment ng clutch natin. Hindi siya mataas, hindi siya mababa. Standard, standard lang. So, i-road test lang natin saglit. Oobserbahan lang natin kung lulusot pa yung clutch niya. Okay, so ayun mga kasikreto, na-road test na natin. Buo na, pwede na natin i-soli sa may-ari. Sa mga nanood nga pala ng mga naaraang vlog ko, maraming salamat po sa inyo. Pati na rin sa mga manunood pa ng mga vlog ko, maraming salamat din. Sa mga hindi pa nga pala nakakapag-subscribe sa channel natin, Secret Garage Auto Service, mag-subscribe na po kayo, click the notification bell button para updated po kayo sa mga car tips and maintenance video natin. Yun lang, God bless you all, keep safe, ingat po kayo parate, salamat!